Hi guys, kumusta po kayong lahat? Ito na naman po ako, si Wenda, nagbabalik para mag-update sa inyo. Ang ano ko ngayon is maraming nagtatanong kung paano ba mag-start pag-vlog, ano ba ang dapat gawin. Unang-una po sa akin, nung nag-start ako, marami akong nakita na nag-vlog na phone lang ang gamit. So, ako, personally, phone lang din po ang gamit ko na luma na old model na Samsung Note 4 na model. Yun po ang gamit kong pag-vlog. At saka, practicality po. Yun pa lang po ang gamit ko sa ngayon kasi hindi ko pa afford bumili ng mga mamahaling mga camera na yung mga Canon, ganon. Kaya ito pa lang po ang ginagamit ko. So far, okay naman po. Kasi bakit? Unang-una, nakaka-record naman po. Basta, sa mga gustong mag-start mag-vlog din na gaya ko, basta may phone po kayo na Android na nakaka-record, may wifi, mag-start na po kayo kung gusto nyo. Ano bang gamit? Ay, ano bang topic? Sa akin, personally, wala akong specific topic or wala akong specific na niche na sinasabi ng mga millennial. Kasi, minsan, baka maubusan ako ng topic eh. Kaya, mix po ang aking vlog. Merong product reviews, merong about YouTube, merong abang pag-vlog. So, ngayon, ang topic ko ngayon is, ang vlog ko today is about, ito nga, ano bang dapat gawin para makapag-vlog, at saka ano bang dapat gamitin, at saka paano pag-upload. Okay, punta tayo sa gamit. Gaya ng sabi ko kanina, pangarap, makaumpisa ka, gamitin mo muna kung ano ang meron ka, gaya ng phone, na may nakaka-record at saka clear naman po ang camera. Nasa technique na lang po yan ng paghawak eh, para hindi magalaw ang pagkuha nyo. Steady lang dapat. Parang yung ginagawa ko ngayon, naka-steady lang po yan, nahawak ko. Tapos nakatingin lang po ako diretso sa camera. Okay, next. Wifi. Siyempre, dapat yung gagamitin yung phone, may connection sa wifi para nakaka-connect sa internet. Para ma-upload mo yung na-record mo. Ganun po yun. Kasi kung walang internet yan, siyempre, paano mo ma-upload, di ba? Kung hindi nakakasagap ng internet. Okay, pangatlo, kahit walang, ibig sabihin, yung about sa topic, gaya ng sabi ko, kahit po halo-halo ang muna ang gawin yung umpisa sa pagbo-vlog para makapag-start kayo. Yung iba, ginagawa nila, ini-introduce nila yung sarili na kung sino sila. Ako, wala sa isip ko yung ganun. Basta nag-start lang ako mag-vlog, mag-product review, yun na yun. Kaya nakapag-start ako. Pang-apat, yun, pag na, syempre, ano bang gamit kong pang-edit? Ang gamit ko ngayon, una, ang gamit kong una is si, ano ba yan? Kinemaster. Maganda rin si Kinemaster. Tapos, ngayon, ginagamit ko si Filmora. Maganda rin naman po ang dalawa. Kalikutin nyo na lang kasi para ma, what's this, para ma, kumbaga, explore nyo yung app, yung editing app na Filmora or Kinemaster para magamay nyo kung paano gamitin. Yun po ang ginawa ko para matutunan ko siya kung paano gamitin. Hindi naman po masama na gawin nyo yun kasi yung i-upload nyo naman is nandun pa rin po sa phone. Basta huwag nyo munang i-delete yung video na nasa phone pag tapos na kayong mag-edit sa editing app para kung sakali nagkamali kayo or gusto nyong baguhin or pagandahin, nandun pa rin sa phone. Okay.
Tapos kung na-final mo nung na-edit yung sa phone, ay sa editing app, pwede mo na pong i-upload sa YouTube mo. Siyempre, by the way pala, siyempre, para maka-start ka pag-vlog, una is dapat gumawa ka ng YouTube channel mo. Yung dapat ang una. Pangalawa, yung gagamitin is that is an yun ay yung mga phone na pwedeng makaka-record, may internet or nakakasagap ng wifi. Tapos yun, yung pangatlo, editing app gaya ni na Filmora or KineMaster or marami po sa Play Store ang mga editing app na pwede pang phone. Pang phone lang po ang alam ko. Kaya kung sa pang PC or laptop, wala pa po akong idea kasi lahat po kasi ng uploads ko, phone ang ginamit ko eh. Okay, next. Editing app, yun po. Siyempre, gumawa kayo ng account nyo sa YouTube, Google account na dapat nakakonnect na yun sa AdSense nyo para makapag-upload kayo at makapag-start. At saka sa pag-YouTube, gaya ng sabi ko, tiyagaan lang po at saka tawag nito, dapat enjoy. Enjoy mo yung ginagawa mong pag-upload, pag-vlog. Kung ikaw ang taong lagi nagta-travel, maganda rin po yun. Lahat ng tao, yun ang nakikita kong gusto nilang pinapanood. Kung ikaw ang taong ano bang mga topic? Ito na. Travel, cooking, about sa personal life mo. Pwede rin na i-share mo kung gusto mo, kung comfortable ka. Tapos, about sa buhay-buhay, sa paligid, mga reaction videos. Ang trending ngayon about yun kay Yorme sa Maynila. Yun ang pinaka-trending nila ngayon. Kaya, yun ang magandang i-reaction ng iba. Kaya mataas ang, what's this? Mataas ang views nila kasi lagi kasing updated itong si Mayor Isko sa kanyang ginagawa through sa kanyang Facebook. Kaya kung gusto niyong gawing reaction video ng mga ginagawa niya, pero tingin ko pwede rin kasi inaallow naman niya yung mga vloggers na sumusunod sa kanya actually. Marami ng vloggers na laging sumusunod sa kanya. Pang-apat, ay next. Yun po, syempre i-upload niyo sa YouTube channel niyo yung na video niyo para hindi naman sayang. Dapat basahin niyo muna yung palang mga guidelines ni YouTube para hindi naman masayang yung mga pag-upload niyo. Gaya ng kung anong bawal, ngayon marami na siyang update lalo na yung about sa bata. Ano na siya, hiwalay na talaga. Talagang ini-screen nila yung video natin kung may bata bang kasama or pang bata ba ang vlog mo or ano ba. Kaya dahil dun sa upgrade or update, maraming kailangan gawin na busisin mo dapat yung or i-check mo maigi yung vlog mo kung may kasama bang bata. Talagang ini-strictuhan nila yun. Kaya ingat-ingat sa mga may kasamang mga bata sa vlog nila. Dapat i-explain sa description siguro na wala namang anong tawag dito? Walang naagrabyadong bata sa vlog mo. Ganun. Yata. Yun ang pagkaintindi ko dun eh. Basta hiwalay na ang pangbata na YouTube at saka hiwalay ang pang-adults. At saka yung mga bawal, gaya ng mga sabi ko, bawal na ngayon yung galing sa mga TV network at saka mga copyright na music. Kadalasan, mga inano nilang copyright is music. Kung gusto mong ituloy pa rin na gamitin yung music na yun as your background, mamili ka. Pahatiin nyo yung revenue mo or burahin mo yung music. Yun ang ano ni, condition nila dun eh, sa mga copyright na music.
Lalo na pag upload mo na lang, may sasabihin yung copyright, ganun-ganun, copyright claim. Kaya, tingnan yung maigi bago nyo i-upload. Kung mga short video naman yan na umabot lang ng 2 seconds, oo, pwede naman. Pero pag umabot na ng 5 and above, yun na yata, yun ang napansin kong lumalabas ang mga copyright eh. Kahit bagong kanta yan, kahit short yan, lalo na yung mga sikat na kanta na nagtitrending ngayon, talagang ini-strictuhan nila. Kaya ingat-ingat sa paggagamit ng background music. Ano pa? Yun lang po guys, wala namang iba. Gaya ng sabi ko, gumawa mo na ng Google account na doon mo gagawin pag-upload ng YouTube channel. Ang Google account or Gmail account ay connected sa YouTube. Kaya hindi ka makakagawa ng YouTube account mo kung hindi Gmail ang gagamitin mo. Kasi isa lang ang mga yan. Si YouTube at saka si Gmail ay isa lang yan. Tapos, dapat i-connect mo na yun, i-link mo na yun sa AdSense mo. Mayroon naman doon steps kung paano gawin. And then, phone. Kung ang gamit mo is Android phone, pwede ka nang mag-start basta nakaka-record, clear ang camera, tsaka nakakasagap ng wifi or connect, may wifi connection. Okay, next, at tsaka mga topic. Yun gaya ng sabi ko, depende po sa inyo kung anong gusto nyo. Kung mix na vlog or about travel ba, about food, about repairs, about pananahi, about buhay mo, pwede rin po for as long as ini-enjoy nyo naman. Yun po ang pwede na po kayo mag-start. Kaya, at ang sekreto dito sa pag-vlog, kailangan masaya ka sa ginagawa mo, at saka ano ka na ng fans mo or subscribers mo, yun na ang fans mo actually. Kaya dapat loyal ka sa kanila and para maging loyal din sila sa'yo. Okay, yun lang po guys, and maraming salamat, and see you again on my next vlog.